Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. At sa pagpapatuloy po ng ating kwento tungkol sa mga karanasan at kababalagan sa buhay ni Pablo, ang mandirigmang albularyo, biglangan dumating sina Pedring at Cardo sa tulong ng mga kaibigan nila Bernamir na duwende na siyang nagbigay alam sa kanila na dahil doon ay nabigla naman ang mga argan at kawal ng Haring Engkanto. Mabilis nilang inatake ang mga kalaban mula sa likuran at nagdulot iyon ng malaking pinsala sa kanilang hanay. Nang marating nila ang kinaroroonan ni Pablo, ay naabutan nila itong nakaluhod na sa lupa dahil sa patuloy na pakikipaglaban, na halos mapuno na ng sugat ang buo nitong katawan, bunga ng walang humpay na pag-atake ng mga aswang at kawal. Nakita nilang umaliwalas ang mukha ni Pablo nang mapansin ang kanilang pagdating, na kahit hirap na ito at lubhalang nasasaktan, ay nakuha pa rin itong umiti nang makita sila at nakipagsabayan na silang muli sa mga kampon ng kadiliman na magkakasunod na kumpas agad ang binitiwan ni Cardo sa tatlong aswang na papalapit, na nagawa namang maiwasan ng mga aswang ang pag-atake na iyon, na sa halip sa liig ay sa braso at binti nila tumama, na naging dahilan naman para sumubsob ang dalawa sa mga ito sa lupa. Ang isa ay nagawang makaderecho sa kanya. Nakasabay ng paglundag nito ay agad na iniunat ang kamay, sabay hampas sa kanya, na nagawa naman niyang makaatras ng bahagya. Ngunit tumama pa rin ang matatalas nitong kuko sa kanyang balikat at dibdib, na matapos makalampas ito sa kanya ay tsaka naman niya ito ginawaran ng isang matinding kumpas na agad gumuhit sa likod nito ang malaking sugat, na sa tindi noon ay nakita pa niya na may pumuti sa likod nito. Lumabas ang buto ng gulugod ng aswang. Mabilis ni Cardong pinuntahan ang dalawang sumubsob sa lupa at walang pag-aalinlangang binigyan ng pamatay na kumpas sa kanilang mga liig, na agad pumailan lang ang huling hininga ng mga ito, na mabilis naman siyang nilingon at binalikan ng aswang na kanyang tinamaan sa likod. Nakitang-kita niya sa mga mata nito ang matinding galit habang mabilis na tumatakbong palapit. Kanya itong sinalubong, na dahil sa bilis nito ay napaluhod si Cardo ng lumundag bago niya pinakawalan ang kanyang pamatay na kumpas na halos humati sa katawan nito nang tumama mula sa dibdib hanggang sa pagitan ng mga hita. At nang bumagsak ito sa lupa, ay kanya iyong nilapitan at walang awang inihiwalay ang ulo mula sa leeg nito. Samantala, si Pedring naman ay patuloy ding nakikipagsagupaan sa mga kawal ni Haring Erpe at
mga aragan, na lima sa mga ito ay buong giting niyang agad na hinarap, at gamit ang matalas na itak ay hindi siya tumigil sa kanyang ginagawang pagtaga at pagsaksak, hanggat hindi bumabagsak sa lupa ang huli sa limang aswang na kanya ring inuunang mapuruhan ang mapaminsalang kamay ng mga aragan bago niya sinusundan ng taga sa mga leeg nito na sinisikap pang makakagat ng mga ito na talagang ang nais ay mapatay sila. Tumagal pa ang labanan na kapwa na sila sugatan, na ang kanilang mga katawan ay nababalot na ng magkahalong dugo ng mga kalaban at nang sa kanila, at nang halos isang dosena na lamang ang natitira sa mga kalaban dahil sa kanilang mahusay at matikas na pakikipagdigma, ay wala nang sabi-sabing sumugod sina Haring Erpe at ang hari ng mga aragan. At sa isang iglap ay namalaya na lamang nila Pablo, nakasabay ng iwinawasiwas nito ang kanyang espada kasama ng kanyang mga alagad. Mabilis na pinakawalan ni Pablo ang dalawang magkasunod na kumpas sa pinuno ng mga ito, ngunit mabilis itong nakaiwas, at ang kanyang mga kampon ang siyang tinamaan na agad humandusay sa lupa, na mabilis na naglaho ang haring aswang at napaliyad na lamang siya nang maramdaman ang hapdi sa likod nang humiwa ang espada nito. Agad niyang ibinigay ang bigat ng kanyang katawan sa lupa at gumulong upang maiwasan ang kasunod na atake ng hari. Samantala, nagulat naman sina Cardo at Pedring nang ipakita na ni Haring Erpe ang totoong anyo at kakayahan nito, na mabilis silang binigwasan na dahilan iyon para sila ay tumilapon dahil sa lakas ng pwersa noon, sapagkat bigla itong lumaki na halos gabewang lamang sila ng Haring Engkanto. Mabilis na bumangon si Pedring at sinugod si Haring Erpe. Kanyang iniwasan ang atake nito at pinuntirya ang binti, na napasigaw ito at bahagyang napaliyad, na agad naman itong pinasundan ni Cardo sa isa pang binti, dahilan para mapaluhod ito. Magkasabay na sanang wawakasan nila Pedring at Cardo ang Haring Engkanto, nang biglang sumigaw si Pablo ng katagang wag, at dali-dali niyang tinakbo ito na nilundag, sabay hawak ng dalawang kamay sa noo ni Haring Erpe, at agad niya iyong inorasyonan habang nakasampa siya sa balikat nito mula sa likuran. Na matapos gawin iyon ni Pablo ay nakita nila si Haring Erpe na napahawak ito sa kanyang ulo, na tila nakaramdam ng matinding pananakit noon, na tuluyan na itong bumagsak at napahiga sa lupa. Magkakasabay naman silang napasulyap sa hari ng mga aragan, na mabilis na lumulusob, at agad sila nitong inatake kasama ng ilang mga aswang na natitira, ay walang humpay silang inundayan ng mga ito. Patuloy naman nilang iniwasan at sinangga ang mga pag-atake na iyon, nang bigla na lamang naglaho ang hari ng mga aswang, at nagulat sila sa bilis na ipinapakita nito. Na nagulat sila dito dahil bigla-bigla na lamang sumusulpot sa kanilang likuran
na pagganila naman iyong inuundayan ay nasa kanila namang tagiliran lumilitaw pagkaminsan, na malaya na lamang nila ang kanilang mga sariling nasa isang sitwasyon na mapanganib at alanganin, isang sagupaan na mahirap maipanalo pagkat mataas at malawak ang nalalaman nito, na noon pa lamang sila nakasagupa ng ganoon at isa-isa silang nasusugatan na nito, na nahaharap sila sa isang matinding laban pagkat lubhang malakas ang hari ng mga isinumpa, na kahit tatlo na silang magkakasabay na umaatake ay di pa rin nila magawang masugatan ito dahil sa angkin nitong kakayahan. At ilang sandali lang ay natagpuan na lamang nila ang kanilang mga katawan na nakahandusay na sa lupa dahil sa bangis ng pag-atake ng hari ng mga Argan, na sa isang iglap ay nasa isang panig at pagdakay nasa isang bahagi naman kung saan nito naisin na lumitaw. At nakita nila ang ilan pa sa mga kampon nito na sumugod at papalapit na sa kanila matapos nilang bumagsak sa lupa, na halos di na sila makagalaw dahil sa mga pinsala nila sa katawan, na naisip nilang iyon na marahil ang katapusan nila, at halos magkakasabay silang napasulyap sa langit at tila umikot ang paligid, kaya kanila na lamang ipinikit ang mga mata. Napasigaw ng ubod lakas si Lamir at iba pa nilang mga kasama, na pati si Bernamir ay napasilip na dahil sa lakas ng mga pagsigaw na kanyang narinig, na maging ito ay sumigaw nang makita ang mabilis na pagdaluhong ng mga kalaban kanila Pablo. Nang bigla na lamang tumalon mula sa bintana si Angelo at mabilis na tinungo ang kinalalagyan nila Pablo, na habang tumatakbo ito ay namalas nila na unti-unti nang nagliliwanag ang katawan nito. At nang makalapit na nga sa kanila ay tuluyan na nilang nakita ang nakakasilaw na pagliliwanag ng buong katawan ni Angelo. Biglang ang tumalon si Angelo mula sa bintana at namalas nilang unti-unti nang nagliliwanag ang katawan nito, na nang masapit ang kinaroroonan nila Pablo at mamagitan ay tuluyan na itong nagliwanag, isang liwanag na noon pa lamang nila nakita sa kanilang buong buhay, na hindi kayang tumingin ng mga kampon ng kadiliman doon kahit na sandali, dahil doon ay natigilan ang hari ng mga Argan, maging ang natitira nitong kawal na silaw ang mga ito, at hindi rin iyon kinaya hanggang sa umatras na ang mga kampon ng hari at nagtatakbong palayo upang magsitakas. Naiwan namang nakatayo ang hari habang nakaangat ang mga kamay sa mukha dahil sa pagkakasilaw. Nakita nilang dahan-dahang umangat si Angelo mula sa lupa. Nakasabay noon ay umusbong ang malalapad nitong puting pakpak, na nakita naman ni Lamir na tila nagbabaga ang mga mata nito sa pagkapula, at mula sa kawalan ay lumitaw
ang espiritual na espada nito sa kanyang mga kamay. Naani mo'y may mataas na kapangyarihang bumabalot sa talim noon. At nakita na nilang iniatras na bahagya ng binatilyo ang kanyang braso at itinusok ang kanyang sandata sa hari ng mga Aragan na nasa kanyang harapan. Bumaon ang espada sa kaliwang dibdib nito. Bumulwak at umagos ang dugo na tanging impit na tunog lamang ang narinig mula dito nang tumagos ang espada ni Angelo. Matapos iyon ay agad din niyang hinugot at itinaas iyon ng binatilyo. Sa isang iglap ay nakita na lamang nila ang walang ulong katawan ng hari ng mga Aragan na dahan-dahang napaluhod bago tuluyang sumubsog sa lupa at muling binasa ang lupa ng maraming dugo mula sa katawan nito. Bigla naman silang nakarinig ng malakas na halakhak na umalingaungaw sa katahimikan ng gabi. Na nang mapalingon sila sa pinanggagalingan ng malakas na pagtawa na iyon, ay naaninagan nila ang isang nilalang na nasa itaas ng burol na tumalikot at tuluyan na iyong naglaho. Mabilis namang kumilos si Mir kasama sila Rosie at Nika upang saklolohan sila Pablo, habang si Aling Jesusa naman ay inaasikaso sila Bernabe, Bagdak at Enok. Nang papalapit na sila sa kinaroroonan nila Pedring, ay nakita naman nilang unti-unti nang kumukupas ang liwanag mula sa katawan ni Angelo at dahan-dahan na rin naglaho ang mga pakpak nito at lumapat na ang mga paa sa lupa. Kasunod noon ay natumba ito at nawalan ng malay. Nanlaki naman ang mga mata ni Rosie at Mika nang makita ang ulo ng hari ng mga Aragan nang unti-unting magbago iyon at nasindak sa katotohanang bumulaga sa kanila nang matuklasan kung sino talaga iyon. Ito ay si Renald at hindi ang hari ng mga mababangis na aswang na gumamit pala iyon ng mapanlinlang na kakayahan. Na bagaman nagugulumihanan sina Rosie at Nika, ay nakaramdam sila ng awa para sa binata na hindi sila makapaniwala sa sinapit nito pagkat ang buong akala nila ay magaling na ito. Ngunit nang ibabaw pa rin ang dugo at lahi nito sa kanyang pagkatao, na nang makatayo si Pablo at makita iyon, ay agad na pumasok sa kanyang isipan ang mga larawan at nagkaroon siya ng mga pangitain na ito pala ay nagsikap upang magkaroon ng mataas na posisyon. At ngayon nga ay siya pang tumatayong kanang kamay ng hari ng mga Aragan. Nakaramdam naman si Mir ng pagkabahala na hindi pa pala natatapos ang kanilang pakikipaglaban sa mga lahi ng Aragan pagkat nabubuhay pa ang kanilang hari at ilang mga kampon nito. Nakita nilang lahat ang pinsalang hatid ng sagupaan na iyon, na nang kanilang igala ang mga paningin ay tumambad sa kanila ang maraming mga katawang wala ng buhay na kahit saan mapadako
ang kanilang mga mata ay mayroong bangkay silang nakikita. Nakakakilabot ang larawang iyon. Isang tagpong nakakapanindig ng balahibo na nagkalat ang iba't ibang parte ng katawan. Natuluyan ng naglawa ang kanilang bakuran sa dami ng dugong na buhos dito, na tila naging ilog-ilugan iyon. Umusal si Pablo at kanyang pinakawalan ang isang orasyon na pumailan lang at humalo sa hangin. Kanyang inalis ang anumang masasama at negatibong kapangyarihan na maaaring naroon pa sa lugar. Matapos niyang maisagawa ang paglilinis na iyon, ay napansin ni Pablo maging ng kanyang mga kasama na unti-unti nang naghihilom ang kanyang mga sugat. Ngunit hindi pa rin tuluyang nanumbalik ang kanyang lakas. Kanyang pinakisuyuan ang ina at mga kapatid na manguha ng mga halamang gamot upang pagtutulungan nilang gamutin ni Aling Jesusa ang mga kaibigang nasugatan. Nilapitan ni Pablo ang kanyang Kuya Cardo na inabutan niya itong umuusal at sinisikap ding gamutin ang sarili. Muli siyang nagpasalamat dito at nagyakap silang magkapatid, na sinabi pa nitong hinding-hindi niya kayang talikuran ang kanyang kapatid na si Pablo. Nagpasalamat din siya kay Pedring at sinabi niya ditong hindi rin ito magdadalawang salita sa oras na kailanganin niya ang tulong ni Pablo. Napangiti naman ang pinakabeterano sa kanilang lahat at inilahat ang kamay sa kanya. Bigla namang natawag ang kanilang atensyon nang marinig nila si Eno na huminga ng malalim, na tila iyon na ang huling hininga nito. Na napalingon silang lahat dito na ang kanilang mga mukha ay muli na namang nabalutan ng malubhang pag-aalala dahil sa may isa na naman silang kaibigan na mamamaalam, na kahit sinika na papaalis na kasama ng kanyang ina at Ate Rosie upang manguha ng mga halamang gamot, ay napalingon nang marinig ang huling hininga na iyon ni Enoch at napatakbo sa tabi ng engkanto. At nang nasa tabi na siya nito, ay siya namang pagkakataon na nakita niyang tuluyan ng pumikit ang mga mata ng engkanto at lumaylay na ang isang kamay nito sa lupa mula sa papag na kanyang kinahihigaan. Agad na tumulo ang luha ni Nika. Nakasabay noon ay napasigaw ito na ibulalas niya ng ubod lakas ang pangalan ni Enoch at nasabing bakit ngayon pa kung kailan natutunan na niya itong mahalin. Sunod-sunod na ampas ang ginawa ng dalaga sa dibdib ng engkanto na hindi niya matanggap ang pangyayaring iyon at tuluyan na niyang naisubsob ang kanyang muka sa dibdib nito, na dahil naman doon ay inubo si Enoch ng kanyang maramdaman ang pagtama ng sunod-sunod na ampas na iyon sa kanya at sinabi ang mga katagang ang sakit naman, na nagulat ang lahat at napalitan ng kasiyahan ang kanilang mukha at agad na umaliwalas na sinika naman ay hindi maintindihan ang kanyang naging reaksyon dahil sa pagkabigla. Lalo niyang pinaghahampas ang engkanto dahil sa ginawa niyang pag-amin nang wala sa oras tungkol
sa tunay niyang nararamdaman para kay Enoch at sa ginawa nitong masamang pagbibiro sa kanya at sa kanilang lahat na naroroon. Nahinawakan naman ni Enoch ang mga kamay nito at pinigilan at nagyakap na silang dalawa ng mahigpit. Na narinig naman nilang bigla ring huminga nang napakalalim si Bagdak nang isang mata ay nakapikit habang ang isa ay nakasulyap naman kay Rosie na tila hinihintay din niya na gagawin din nito ang ginawa ng nakababatang kapatid na sinika sa kanya. Na ang narinig niya mula dito ay isang malakas na sigaw ng katagang manigas ka. Kaya umarte naman si Bagdak na naninigas habang nakahiga, kung kaya't nagkatawanan na silang lahat at tuluyan ang napuno ang buong kabahayan ng kanilang masasayang tawanan at hagalpakan. Natigil ang madugong sagupaan sa pagitan ng mga mandirigma ng kabutihan at ng mga kampon ng kasamaan sa tulong ni Angelo dahil na rin sa taglay nitong kakayahan. Ngunit hindi pa rin sila ganap na ligtas pagkat nalalaman nilang muling magbabalik ang hari ng mga Argan para kunin ang apo nito. Matapos nilang magamot ang lahat ng mga tinamong pinsala ay ginugol nila ang mga sumunod na araw sa pagpapagaling at nang tuluyan ng maghilom ang kanilang mga sugat ay bumalik na sila sa kanilang mga gawain sa araw-araw. Mabilis na lumipas ang ilang buwan, naging payapa naman at tahimik ang kanilang naging pamumuhay. Mababakas din ang kasiyahan sa kanila pagkat naging masagana ang kanilang pagsasaka at kanilang pinaghahandaan ang nalalapit na panganganak ni Femia. Minsan ay naisipan nilang pumunta sa bayan pagkat matagal na rin silang hindi nagagawi doon simula nang lumipat sila sa kabundukan. Kaya madilim-dilim pa ay umalis na sila ng bahay pagkat may kalayuan din ang kanilang babagtasin para marating iyon. Kasama nila Pablo at Bernabe, sina Mir, Bernamir at Angelo. Ganon din si Nika. Gusto rin sana ni Femiang sumama dahil nasasabik na rin siyang makitang muli ang pamilihan. Ngunit dahil sa malaki na ang tiyan nito ay nagpaiwan na lamang. May dala silang mga gulay at prutas na kanilang inani upang ipagbili. Sa daan ay masaya silang nagkukwentuhan at aliw na aliw sila sa ganda ng mga tanawin. Gayon din sa sariwang hangin na dumadampi sa kanilang mga mukha na kahit masasabing sanay at karaniwan na lamang iyon sa kanila ay di pa rin nagsasawa na hangaan at pahalagan iyon. Kaya hindi nila alintana ang layo ng kanilang nilalakad na hindi nila namalayan na kanila na palang narating ang bayan. Agad nilang napansin ang ilang mga naging pagbabago sa merkado. Gayon din ang kaibahan ng kanilang kasuotan at paraan ng pananamit. Ngunit ipinagkibit-balikat na lamang nila iyon. Mabilis silang pumili ng isang pwesto kung saan nila pwedeng ilatag ang kanilang mga dalang paninda. Ang mapagbibilang kasi noon ay siya nilang gagamitin upang ipagbili ng kanilang mga pangangailangan at mapupusuan. Hindi naman sila nahirapan pagkat sariwa at talaga namang maganda ang kanilang mga dalang gulay at prutas. Napanay ang bulong ng duwende kay Bernamir
at may pagmamalaki nitong sinasabi sa dalagita na swerte di umano siya. Kung kaya't nakasisiguro daw itong mauubos na lahat ang kanilang mga paninda na unti-unti nang dinadagsa na mga tao, lalo pa nga at karamihan sa mga ito ay nakikilala si Pablo pagkat mga naging pasyente na niya ang ilan sa mga ito, na marami sa kanila ay kinakamusta siya at tinatanong kung saan na naninirahan. Ngunit tumanggi na siyang sabihin pa ang eksaktong lokasyon pagkat iniiwas niya ang mga ito na madamay. Bago sumapit ang alas 11 ay tama nga ang sinabi ng duwende na mauubos na lahat ang kanilang mga paninda na pinagtulungang buhatin, na lahat sila ay may kanya-kanyang dala. Kaya ilang sandali lang ay nagpasya na silang mamili ng kanilang mga pangangailangan at mga nais na bilhin. Matapos na makapamili ay nagpasya na silang kumain ng tanghalian. Kaya naganap sila ng isang karinderya na pwede nilang makainan, hanggang sa makakita na sila at isa-isa na silang naupo sa palibot ng mesa. Nang namimili na sila ng ulam ay biglang nag-iba ang pakiramdam ni Nika, at mabilis na may ibinulong ng pasimple sa kanyang nakababatang kapatid na si Pablo, pagkat kumukulo ang botelya ng langis nito at ilang sandali pa ay tuluyan na iyong umapaw. Kaya mabilis na napasulyap si Pablo sa kanilang mga kaharap na matalim nang nakatingin sa kanila ng pailalim. Humingi si Pablo ng paumanhin sa mga ito at sinabing hindi na sila kakain, na dahil naman doon ay biglang nagalit ang lalaki at sinabing sila daw ay nakakainsulto, at nagtanong pa ito sa kanila kung ano daw ang mayroon sa kanilang panindang mga ulam kung bakit hindi na sila kakain. Bigla namang sumagot si Bernabe at sinabing hindi nito magugustuhan ang kanyang sasabihin kung sasagutin pa niya ang tanong nito, at sinabi pa niyang alam nila kung ano ang kanyang tinutukoy. Dagdag na saad pa ni Bernabe, kaya mabilis na nilang nilisan ang karinderya, na iniwasan naman nilang lumika ng anumang ingay at iskandalo. Pero nang tumalikod na sila para lumabas sa kainan ay marami ng mga taong nakaabang doon, na mga nakatayong nakamasid sa kanila, at hindi maganda ang mga pagkakatitig ng mga ito, na lalo naman nang umawas ang langis sa botelya ni Nika. Kaya alam na nila kung bakit masama ang kanilang kutob pare-pareho. Nabiglang ang isa sa mga ito ay nagbirong ginulat si Bernamir na umangil pa ito. Mabilis namang kinabig ni Pablo ang dalagita pagkat mas malapit siya dito, at dahil sa hindi niya nagustuhan ang ginawa nito ay sinabihan ito ni Pablo hindi niya nanaisin ang maaring kalabasan ng mangyayari kung magsisimula ito ng gulo. Sinabihan pa ito ni Bernabe na umayos kung ayaw nitong malaglag na bigla ang ulo sa lupa, na agad naman itong napahawak sa kanyang ulo at leeg bago napalunok ng laway. Na matapos iyon ay bigla na lamang itong sumubsob sa isang lamesa, na ikinagulat nilang lahat ng mga naroroon, at dali-dali itong tumayo at pumunta sa kabilang gilid. Natakang-taka kung sino ang may gawa noon sa kanya, na napangiti naman ang bahagya si Nika, pagkat bumulong pala muna sa kanya si Enoch
tungkol sa gagawin nito at kanyang dinagukan ang maangas na aswang na iyon. Kaya mabilis na tumabi ang mga ito at nagbigay ng daan. Ngunit hindi pa rin inaalis ang masamang pagkakatitig sa kanila habang nakikita ng mga ito ang kanilang mga likod. Paglabas nila sa pamilihan ay agad namang may sumalubong sa kanila pagkat namukhaan nito si Pablo. Pinsan pala niya iyon at ibinalita sa kanya na namatay na ang kanyang tiyuhin na minsan niyang hiniraman ng kalabaw nang malagay sa panganib ang kanyang kuya Cardo. At ito daw ay kasalukuyang nakaburol sa kanilang bahay. Sinabi ni Pablong daraan sila doon matapos makapananghalian. Ngunit sinabi ng kanyang pinsan na doon na sila kumain. Bagay na pinaunlakan naman na nila Pablo at Bernabe. Pagdating nila sa bahay ay agad nilang ipinaabot ang kanilang pakikiramay sa kanilang mga kaanak. Matapos nilang makakain ng mga maghahapon na ay kapwa hindi mapakali sina Pablo at Bernabe. Naunang lumabas si Pablo at maya-maya ay sumunod si Bernabe. Kinawayan ni Pablo ang kanyang pinsan at sinenyasan niya ito na lumabas. Nang makalabas ito ay kanyang itinanong dito kung anong uri ng puno na matinik ang mayroon silang tanim. Sinabi naman ng kanyang pinsan na may puno sila ng sentores sa kanilang likod bahay. Mabilis nilang pinuntahan iyon at nanguha sila ng mga sanga na kanilang sinadyang pinili ang mga sanga na mayroong mas maraming tinik. Matapos iyon ay mabilis na silang bumalik ni Bernabe sa lamay. Ilang sandali pa lamang silang nakakaupo sa tabi ng ataol ng namayapa niyang tiyuhin ay magkasabay na hinampas nila Pablo at Bernabe ang nasa gawing likuran ng kabaong na nagulat naman ang mga taong naroroon na kanilang nakikitang malakas na inihahampas ng dalawa ang kanilang hawak-hawak na mga sangang may dahon-dahon pa. Ngunit hindi iyon dumediretsong tumatama sa dingding na tila may tinatamaan pang iba na nasa unahan nito, na si Pablo ay patuloy na umuusal ng mahina habang magkasabay nilang ginagawa ni Bernabe ang paghampas na iyon. Pagkat kita nilang dalawa ang isang aswang na gustong pakialaman ang bangkay ng kanyang tiyuhin, na mabilis itong tumakbo palabas ng bahay at nagmamadaling tumakas palayo. Nang humupa ang komisyon na iyon ay sinabi ni Pablo sa kanyang pinsan na babalik na lamang siya sa huling lamay at binilinan niya ang kanyang tiyahin at mga pinsan sa mga dapat nilang gawin upang hindi na mapakialaman ng mga aswang ang labi ng kanilang mahal sa buhay. Matapos na makipaglamay sa tiyuhing namatay ay nagpaalam na sila Pablo sa kanilang kaanak. Sa daan ay nagmamadali sila sa kanilang paglakad. Kanila nang inilabas ang dala nilang mga muron at nanguha na rin ng mga tuyong dahon ng nyog na kanilang nadadaanan upang may magamit sila na ilaw pagkat nagsisimula ng magdilim. Samantala, sa bahay naman nila Pablo, habang naghahanda na ng kanilang hapunan si Aling Dolor, ay naramdaman niyang tila mayroong dumapo sa kanilang bubungan, na pati si Femia
na nagtutupi ng mga damit ay napatingala dahil doon. Ilang sandali pa ay narinig nila si Rosie na sumisigaw sa labas ng bahay. Kaya dali-dali silang napalabas. Nakita pa nitong inihambalang ang mga galon na may lamang tubig na kanyang napag-igipan. Na maging si Aling Jesusa na nooy nagpapausok sa likod ng kanilang bahay ay napatakbo sa kinaroroonan ni Rosie. Nang kanila itong usisain ay sinabi nitong may nakita siyang nakadapa sa kanilang bubungan. Kaya mabilis na kumuha si Femia ng itak at inabutan ng isa si Rosie. Pinuntahan nila ang likuran ng kanilang bahay, ngunit wala na silang nakita doon. Pabalik na sana sila at tatalikod na nang biglang may narinig silang kaluskos sa itaas ng isang malaking puno na tila may dumulas sa mga sanga noon. Na nang napatingin sila ay nakita nila kaagad na mayroong pumula at agad na bumuka, at pagkatapos ay lumadlad ang malapad na kayumangging pakpak noon at biglang lumundo ang sanga ng puno nang lumipad ito. Na kanila na lamang itong sinigawan at binalaan na huwag nang babalik pa at tuluyan na iyong lumipad na papalayo. Sila Pablo naman ay sinimulan ng sindihan ang kanilang mga ilawan pagkat madilim na. Nang kanilang sapitin ang bahay ay pasado alas 8 na ng gabi at nakapaghapunan na silang lahat. Agad na ibinalita ni Femia kay Pablo ang tungkol sa pagbisita ng isang manananggal sa kanila. Nang marinig yun ni Pablo ay malakas ang kanyang kutob na si Femia at ang kanilang anak ang pakay nito. Isiniguro naman niya sa asawa na wala itong dapat na alalahanin pagkat siya na ang bahala sa aswang. Nang maghahating gabi na ay nagising si Bernamir dahil sa nakiliti ang kanyang tenga dahil sa kaibigan nilang duwende. Sinabi nito sa kanya na mayroong aswang na nasa labas ng bahay. Kaya napabalikwas si Bernamir at agad na bumangon. Kanyang pinuntahan si Angelo at ginising. Nabigla naman ito nang malaman ang tungkol doon. Sumilip na muna sila sa isang siwang. Nagdalawang isip silang dalawa na lumabas ng bahay nang wala silang naaninagan. Nang bigla na lamang silang napasigaw nang may humawak sa kanilang balikat. Nang lingunin nila kung sino iyon ay doon pa lamang sila kumalma, si Bernabe. Tinanong sila nito kung bakit gising pa at kung ano ang kanilang sinisilip. Sinabi nilang mayroong aswang na nasa labas at malamang ang pakay ay si Femia, sabi ni Bernamir sa kanyang ama. Sinabihan sila nito na huwag lalabas, nahayaan na lamang at siya na ang bahala. Hindi pa man tuluyang nakakalabas si Bernabe ay nagliwanag na ang kanyang anting na gininto ang buhok. Hinugot na niya ang kanyang itak sa lagayan nito at lumabas na. Habang papalapit siya sa bahay nila Pablo ay naririnig niya na mayroong nasa silong. Na ilang sandali lang ay mayroon na siyang naaninagan doon. Mabilis siyang kumilos at nilapitan iyon. Nang biglang lumabas ang aswang mula roon na nasaan yung aso na kulay itim. Nahalatang nasaktan ito at nakita ni Bernabing may dugo na pumapatak galing dito. Mabilis iyong tumakbo na palayo
Sinubukan pa ni Bernabing habulin iyon, ngunit nang malapit na siya dito, ay agad namang nag-anyong ibon na kulay itim at agad nang lumipad palayo. Maya-maya ay lumabas na rin si Pablo at sinabing di na rin iyon makakaabot pa sa kanila, na hindi na iyon makakapagpagaling pa pagkat malubhadi umano ang tinamong pinsala nito na kanya pang inusalan iyon. Tinanong pa niya si Bernabe kung kanina pa raw ba ito naroon. Sinabi naman ng kaibigan na hindi pa naman. Napabuntong hininga si Pablo at sinabing masyadong hayok ang mga aswang, na lubang malalakas ang mga pang-amoy, kaya ayaw nilang tigilan si Pemya at nagbabaka sakali pa rin. Nagsalita naman si Bernabe at sinabing wala na silang magagawa kundi ang matyagang magbantay na lamang hanggang sa makapanganak ang kanyang asawa. Nang bigla na lamang narinig nilang napasigaw si Pemya ng ubod lakas, kung kaya napatakbo silang dalawa papasok sa loob ng bahay. Pagdating nila sa loob ay naabutan nilang naroon na si Aling Dolor at dalawang kapatid ni Pablo na sina Rosy at Nika. Takot na takot ito, na nagbubutil-butil pa ang pawis sa kanyang noo at mukha. Agad na tinanong ni Pablo ang asawa kung ano ang dahilan kung bakit napasigaw ito ng ubod lakas. Sinabi nitong may nakita siyang insekto na lumabas mula sa kanyang tenga at ilong, na naramdaman din di umano nito na may lumabas mula sa kanyang mga mata, na nang bumagsak ang mga ito sa banig ay nakita niya magkahalong mga uod at bulate ang mga iyon. Agad namang niyakap ni Pablo ang kanyang asawa at sinabing nananaginip lamang ito. Ngunit habang yakap-yakap niya si Pemya ay muling nagbalik sa kanyang isipan ang pangitaing minsan na niyang nakita, na kung saan ay nakahiga si Pemyang napapalibutan ng mga aswang habang naaagnas ang katawan nito at wala ng buhay. Nabigla si Pablong napaatras dahil sa karagdagang larawan na kanyang nasaksihan sa kanyang pangitain na iyon, na nasa uluhan ni Pemya ang hari ng mga Argan at hawak-hawak nito ang kanilang anak sa dalawang kamay, at iniangat iyon na tila inaalay, at pagkatapos ay walang awang pinatay, na hinila at pinaghiwalay ang katawan ng bata sa pamamagitan ng mga kamay ng hari ng mga mababangis na aswang. Nakita nilang tila nang lambot si Pablo. Napaluhod ito, napagdakay, napaupo at napasandal sa dingding. Nakita nila sa mga mata nito ang galit, na habang dumadaloy ang luha sa pisngi ay napansin nilang napatiimbagang ito at nakakuyom ang mga palad. Wala ni isa sa kanila ang nakapaglakas loob na tanungin ito kung bakit, na nagkatinginan na lamang silang lahat na naroroon, na napuno ng isang nakabibinging katahimikan ang kanilang buong kabayan. Matapos nga na mayroong aswang na nagbalak ng masama kay Pemya, ay muling nakita ni Pablo ang masamang pangitain niya noon, na ngayon pati ang kanilang anak na ipinagdadalang tao ng kanyang asawa ay nasa panganib na rin. Halos buong magdamag noong araw na iyon
ay hindi na pinatulog pa si Pablo, bunga ng kanyang isipin. Buo na sa kanyang sarili na kanyang gagawin ang lahat para hindi mangyari ang nasa kanyang pangitain. Kailangan niyang maunahan ang hari ng mga Argan. Kinaumagahan, maaga pa lamang ay naghanda na siya. Bago umalis ng bahay ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umusal siya ng isang maikling panalangin at pagkatapos ay mga kataga upang gabay sa gagawin niyang paglalakbay. Nang paglabas na paglabas niya ng kanilang bahay ay nakita niya ang dalawang taong paparating. Malayo pa ang mga ito ay namukaan na niya kaagad ang isa sa kanila. Iyon ay ang kanyang pinsan na panganay na anak ng tiyuhin niyang namatay. Pagpasok ng mga ito sa kanilang bakuran ay agad silang bumati at nakipagkamay kay Pablo. Sinabi nito kay Pablo na ang kanyang kasama ay ang isa sa dalawang pulis sa kanilang bayan. Naroon daw sila upang sa ilang mga katanungan. Pinatuloy naman sila ni Pablo sa kanilang bahay. Maya-maya ay dumating na rin si Bernabe nang malamang may mga bisita si Pablo. Nagsimulang magsalita ang alagad ng batas at sinabi na ang kanyang pakay. Natagpuan di umano ang isang lalaki na wala ng buhay doon sa may parang na malapit sa bahay ng kamag-anak ni Pablo. Sinabi pa ng lalaki na ito daw ay nagtamo ng maraming sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Nang iba pa nga sa mga sugat nito ay malalalim na puno ito ng mga tinik na nakabaon. Ayon pa sa pulis ay may mga nakapagsabi di umano sa kanya na mayroon daw sila Pablong hinampas ng mga sanga na mayroong tinik. Sumagot si Pablo at hindi naman niya ikinaila iyon. Ngunit malinaw naman na wala silang nakitang tinatamaan habang ginagawa niya ang paghampas. Nabigla na ring sumagot si Bernabe at sinabing kabilang din siya sa humampas. Ngunit tanging hangin lang naman at kanila lamang binubugaw ang mga insektong nagpapaikot-ikot malapit sa ataol. Dagdag pa ni Bernabe ay wala ni isa man ang magsasabing may tao silang hinampas doon sa lamay. Kaya sigurado silang hindi nila nakikilala ang taong sinasabing natagpo ang patay sa parang. Dahil doon ay sumang-ayo naman ang pulis na tumango-tango ito. Bilang panghuli ay sinabi ni Pablo dito na kahit aminin pa niya iyon ay hindi pa rin naman paniniwalaan. Lalo pa nga't wala naman talaga silang nakitang naroroon na kanilang sinaktan. At ang mga ganong pangyayari at kababalagan ay di pa rin naman pinaniniwalaan ng nakararami. Nanaunawaan naman ng pulis ang ipinapahiwatig ni Pablo. Kaya matapos iyon ay nagpaalam na rin ito at nagpasalamat sa kanilang panahon na ibinigay sa kanya. Sinabi ni Pablo sa kanyang pinsan na baka hindi na siya makabalik pa sa kanila pagkat may mahalaga siyang dapat na asikasuhin. Naunawaan naman ito at sinabing wala siyang dapat na alalahanin at siya na ang bahala magpaliwanag sa kanyang mga kapatid at ina. Nang makaalis na ang kanilang mga panauhin ay tinanong ni Bernabe si Pablo kung saan ang punta nito.
Pagkat napansin niyang nakaganyak ang kaibigan, sinabi naman ni Pablo na may mahalaga lamang siyang aasikasuhin. Palabas na sila ni Bernabe ng kanilang bahay nang bigla namang sumilip si Pemia. Nagising na rin pala ito. Tinanong niya kaagad si Pablo kung saan ang tungo. Sinabi ng kanyang asawa na may pupuntahan lamang. Matapos na makapagpaalam ni Pablo kay Pemia ay nagtuloy na ito. Habang palabas ng bakuran ay minsan pa itong tinanong ni Bernabe kung ayaw ba talaga nitong sumama siya. Tumango naman si Pablo at sinabing siya na lamang mag-isa. Halos magdadalawang oras na naglalakad si Pablo. Kailangan niyang mahanap at maunahan ang hari ng mga Argan. Nang malapit na si Pablo sa kalagitnaan ng kagubatan, ay nag-iba na bigla ang kanyang pakiramdam. Huminto siyang sandali at nagmatsyag. Maging ang simoy ng hangin ay nag-iba, na naging makulimlim ang paligid, kaya tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. Nang bigla na lamang may lumundag mula sa isang malaking puno. Mabilis siyang umusal at ikinumpas ang kanyang kamay. Ngunit mabilis iyong nakaiwas at tinamaan siya nito dahilan para tumilapon si Pablo. Mabilis siyang tumayo. Ngunit agad naman iyong nasundan ng sunod-sunod na atake sa kanyang likuran na halos hindi niya makita iyon sa sobrang bilis na nagtamo kaagad siya ng mga sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na agad niyang naramdamang namanhid ang kanyang buong katawan at umikot ang kanyang paningin na nanlambot na bigla ang kanyang mga tuhod at tuluyan na siyang bumagsak sa lupa na nakita niya ang mga paa sa tabi ng kanyang mukha. Nang kanyang dahan-dahang iangat ang paningin upang mapagsino iyon, ay biglang, "Pablo, ano ang nangyayari sa'yo?" Malakas na sigaw ni Pemia habang niyuyugyug ang kanyang asawa na halos naroon na silang lahat at nakamasid. Naalalang alala para kay Pablo, lalo na si Bernabe na tulad ni Pemia ay di na alam kung ano ang kanyang gagawin. Nang biglang umupo sa tabi nito si Aling Jesusa na may dalang bao na umuusok. At ilang sandali lang ay umusal na ito ng mga kataga habang ipinapabalik-balik nito ang sanga ng isang punong kahoy na may dahon sa katawan ni Pablo. Di nagtagal ay bigla na lamang napaupo si Pablo at hingal na hingal ito na nakatulala at hindi kumukurap ang mga mata. Pinainom nila ito ng tubig. Sinabi ni Aling Jesusa na ang pangitain ni Pablo ay nauwi na sa isang bangungot na maaari nitong ikamatay iyon kung hindi naagapan. Nang may masmasan si Pablo ay hinayaan na muna nila itong makapagpahinga. Ngunit tinabihan siya ni Pemia at binantayan. Hindi na niya hinayaang makatulog pa ito. Nang maliwanag na, pagbango ni Pablo ay naghanda na siya. Sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang hanapin ang hari ng mga Argan pagkat kailangan niya itong maunahan. Nang paglabas na paglabas niya ng kanilang bahay
ay nakita niya ang dalawang taong paparating. Malayo pa ang mga ito ay namukhaan na niya kaagad ang isa sa kanila. Iyon ay ang kanyang pinsan na panganay na anak ng tiyuhin niyang namatay. Pagpasok ng mga ito sa kanilang bakuran ay agad silang bumati at nakipagkamay kay Pablo. Sinabi nito kay Pablo na ang kanyang kasama ay ang isa sa dalawang pulis sa kanilang bayan. Naroon daw sila upang sa ilang mga katanungan. At dito po, mansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento na Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.